dari kita 8.9.79 siguro mga gandito ano. Ayan, doon na ulit yung pito. Itong stack size, dyan calibrated yung speedometer sensor natin. Gabi na tayo ng MTRP na ano, 13 teeth na secondary gear. Yan, galing yan kay NM Moto Hub tsaka kay JV Stravinsky. Yan, shout out mga bro, salamat ha sa regalo nyo. Tapos bumili din ako nito ang JVT na gear oil naman. Kapalta natin ng gear oil kasi dinarain ko na yan eh. Tapos bumili din ako ng bola MTRP din, 12 grams naman yan. Kasi pag nagpalit ka ng ano, gearing, pag binaba mo yung gear ratio, babawasan ka ng ano dyan, ng attack. Bababa yung RPM mo. Kaya habulin natin yung ano, RPM. Gagaan tayo ng bola. 13 grams kasi yung gamit ko ngayon. Ito 12 grams. Tapos bumili na rin ako ng genuine ano, gasket. Para kung sakaling masira yung gasket na pag tinanggal natin, may tayo pamalit. Tapos kukompute din natin yung final gear ratio. Ito yung stock. Papalitan natin dyan yung 12T sa secondary. Gagawin natin 13T. Pukompute natin, turo ko sa inyo. Ayan, nabaklas ko na yung panggilid. Dinrain ko na rin yung engine oil na ito. Dinrain ko na. Tapos, binaklas ko yung ito yung panggilid natin. Yung gulong. Ayan, yung gulong, tsaka pipe, binaklas ko din. Tapos ito yung bolt nung ano, airbox. Ayan, dalawa yan eh. Isa dito at isa dito sa loob. Tanggalin nyo rin yan. Tapos, pati ito. Yung bolt nito, tanggalin nyo rin. Itong sa speedometer cover. Dalawa yan, meron din yan sa loob. Ayan, para ma-access natin ng madali itong gearbox. Ngayon, mabaklasin na natin ito. Mismong gearbox sa may likod. Tanggalin nyo rin pala yung brake shoe. Tapos, tanggalin nyo yung preno. Ito lang yung mga bolt nyan. Ito, isa. Ito, meron dito dalawa, tatlo, apat, tapos dito lima, anim, dito walo, ah, walong bolt. Naluwagan ko na rin yan. Naginamit kong panluwag para mas madali tayo. Ayan, nakabili na ako nito eh. Ayan, tanggalin na natin yung mga bolt. Meron siyang dalawang maiksi na bolt. Ito, itong dalawang dito. Ayan, tandaan nyo lang ha. Itong dalawa mas maiksi. Yung the rest, magkakasing haba na. Ay, iwalay natin to. Ayan, dito yan. Ayan. Maiksi yung dalawang yan. Tanggalin natin yung ano. Yung mismong gearbox. Ayan, kaya dapat tanggalin nyo rin yung brake shoe. Saka yung preno. Ito, ito. Para hindi siya sasabi. Tapos ito, tanggalin din natin. Breeder hose. Breeder hose. Tanggalin muna natin. Dito yan sa airbox. Huwag niyong kalimutan ibalik sa airbox to ha. Pag ikakabit niyo. Kaya ito nga pala, nalinisan ko na rin yan. Kailangan bago niyo baklasin, inisan niyo itong mga to. Yan. Para walang papasok na buhangin. Ano? Anin ko muna. Anin ko muna. Yan. Pag medyo maigpit, upukin niyo lang ng rubber mallet. Huwag martilyo ha. Ayan, lagyan na natin yung gearbox. Ayan, gearbox natin. Ito yung papalitan natin. Ang secondary gear. Ayan. Explain ko sa inyo muna pala ito, no? Ito, huwag mo nang galawin yan. Inisan mo na lang ng konti kung may dumi. Ito mo, okay naman. Wala naman. Mga bearing, wala namang halog. Ano, okay naman. Yan, walang halog yung bearing ko dito sa primary shaft drive. Okay yan. Hindi naman nasira yung gasket.
Ang hindi natin kailangan palitan ng bago. I-serve na lang natin to. Spin ko muna sa inyo yung mga parts dito sa loob. Ano? Pag nandun sa may kinakabitan ng torque drive, yun yung primary shaft drive. So ito, yung shaft drive na yun, nakakabit yun dito. So malaki. Yan. Ayan yung unang set ng gear. Ang size niyan, ito. 18 teeth yung sa shaft drive. Tapos itong malaking to, yan ito. 51 teeth. So yun yung first set natin ng ano, ng gear. So yun yung primary gear. Ito naman yung secondary. Yan, itong dalawang to. Ito, 12 teeth to. Yan, 12. Sabihin niyan, 12 yung ano niya. Ngipin. Yan, 12 yung ngipin. Tapos yung driven gear niya, 45 teeth. Ito hindi mo ito pwedeng palitan kasi ito yung binabasa ng speedometer ng Honda Beat Fi. Ewan ko sa version 1 ha. Ano ka ng version 2 Nasa likod yung ano. Ito yung binabasa niya sa speedometer. Ano mo yung pwedeng palitan? Magbabago yung ano mo. Yung reading ng speedometer mo. Ayan nga, papalitan natin dito itong 12 teeth na secondary gear. Nagawin natin 13 teeth. Ano mangyayari pag pinalitan mo yan ng 13 teeth? O compute muna natin yung stock gearing, gear ratio. Ayan, ang pagka-compute nyan, yan, by set. Ito muna ang unang set, yung primary. Yung nasa kabitan ng torque drive, yung primary shaft drive, tsaka itong malaking to. Primary yan. So, 51 tsaka 18. Gagawin natin dyan, i-divide natin. Yung mataas na number ng teeth, i-divide natin sa mas mababang number ng teeth. 51 divided by 18. Equals 2.83. So yung secondary naman ito, itong 12 teeth tsaka itong secondary na malaki, ayan yung nakabitan ng gulong, 45. Divide din natin, 45 divided by 12, 3.75. So, yan yung gear ratio ng ano, primary sa secondary. Ibig sabihin niyan, itong primary 2.83:1. Ibig sabihin niyan, 2.83 na ikot nitong 18 teeth, isang buong ikot nitong 51. Ito naman 3.75 na ikot ng 12 teeth nito, ikot isang ikot nitong 45 teeth. Ayan yung gear ratio nito. Ngayon, para makompute natin yung final gear ratio, ibig sabihin nun, yung mismong ikot ng torque drive nito sa primary, papunta dito sa dulo, sa secondary, papuntang gulong. Gagawin natin dyan, ito, mamultiply lang natin yan. 2.83 times 3.75. Sabihin niya, yan yung gear ratio natin na final. Loko pa 10.6:1. Sabihin niya, 10 ikot or 10.6 ikot ng torque drive primary gear, isang ikot ng gulong, isang revolution ng gulong. Yan, ngayon, compute naman natin pag pinalitan natin itong 13 teeth. Yan, itong 12. Yan, compute natin. Para malaman natin kung ilang ikot nung torque drive o ng primary bago makaisang ikot yung gulong. Papalitan lang natin itong 12T ng 13T. 13T, 5T. Ay, nagawa na lang walang iya. Divide natin. 45 divided by 13. 13 yung papalit natin eh. So magiging siyang 3.46. Yan, 3.46. Yung dati, yung 12T na stock, 3.75. Ang rule dito, pag mas mababa yung number ng gear ratio, mas malakas yung potential for top speed. Tapos pag mas mataas naman yung number ng gear ratio,
Ibig sabihin yan, mas malakas yung arangkada. O yung torque, mas malakas yung attack. Ayan, compute natin yung final gear ratio. Pag pinalitan natin itong 13 teeth. 2.83 times 3.46. Yan, nagiging siyang 9.79 is to 1. Yan, 9.79 times na ikot ng torque drive bago makaikot yung gulong. Isang rule dyan, halimbawa ito yung stock mo ng gear ratio. Pag mas mataas dyan yung gear ratio mo, halimbawa nagpalit ka, pinampiyot mo, naging mas mataas siya, naging 11.6. Ang mangyayari dyan, lalakas yung hatak mo. Mas malakas ata, hatak, arangkada. Pag naman bumaba yung number na yan, ito, papalit natin, bumaba siya, naging 10.6, naging 9.79, yung final gear ratio. Sabihin niya, mas mataas yung potential mo for top speed. Kaya mas maraming kayang ikot yung gulong mo compared dun sa stock na gearing. Ayan lang yung papalitan natin. Nakabitan natin itong 13 feet secondary gear. Mas madali siyang pumasok. Ayan. So nyo lang. Ito yung stock natin. Ang mapapansin nyo, medyo iba yung itsura. Ano? Yung bit curve kasi talaga to. Pero kasi sa dito sa ano. Tingnan natin kung ano magiging performance niya. Mas mahaba yung ngipin itong stock eh, compared dito. Pero try natin. Yan, pasok natin dito. Yan, sakto naman. Sakto naman yung fit, ano. Yan o, lumigot yung gulong. Pero meron siyang konting gap. Ayan. Compared sa stock. Yung stock nga yan, oh. Mahahaba yung ngipin. Pero tingnan natin, ha. Kung ano magiging epekto nung mas maiksing ngipin. Atin kung mabe-break in pa. Magbabago. Ayan, mga okay naman. Kabit na natin yan. Tapat nyo lang dun sa mga bearing. So, sigpitan na natin. Ngayon lang kadali, ano. Marami na talagang babaklasin pag, ano, lagi ka niyan. Halitan natin. Ayan, nabalik ko na yung mga bolt. Hindi ko pa yung higpitan. Pag higpitan nyo kasi yan, dapat ano lang, hand tight lang. Parang pag nag-higpit ka lang ng panggilid, ang ganun lang. Nung sobrahan. Kasi aluminum yan eh, hindi naman yan. Kailangan sobrang higpit. Okay na yan, nagpitan na natin. Ano, okay naman, wala namang kalog. Ayan o. At tapos ito, palitan natin ng bola yan. 12 grams. Para kung bumaba man yung arangkada, yun talaga yung ano eh. Yung ano yan, mangyayari dyan. Mababa yung arangkada pag nag high speed gearings ka. Kailangan mo timplayin sa bola. Mabaan mo para bumalik yung nawalang RPM. Napalitan natin ito. 12 grams. Ay, yung gamit ko kasi dati ito. 13 grams. Nakapanggilid pala ako. Speed tuner na set. Kaya, ayan, mababa yung ano ko. Hindi siya stuck. Ayan, lagay lang natin. Wala siyang makapal at manipis na side na napares lang. Ito, mukhang mas makapal to. Ayan, ito ganyan na lang. TRT. Ayan, 12 grams. 12G. Ayan. Ayan, 12 grams na yan. Magkakabit ko na lang yan. Tapos, i-test ride na natin. Ano? Tingnan natin kung ano magiging performance. Ngayon lang kadali magpalit ng ano ng secondary gear. Hindi nyo pwedeng palitan yung primary gear na malaki.
Dito kasi binabasa nito ang speedometer sensor. Babago yung speedometer reading. Oh, lagyan muna natin ang gear oil pala. Huwag nyo kakalimutan yung gear oil. Nagbaklas kayo. Oh, ito, JVT na 120 ml. Ayan, totodo natin yan kasi binaklas natin yung gearbox. Pag hindi kayo nagbaklas ng gearbox, 100 ml lang. Ayun ang sound the beat. Totodo ko to. Ayan. Ayan, pigyan lang natin. Mas maubos. Para din ma-check natin kung may tatagas, ano. Wala naman tatagas siya, wala namang damage yung ano natin eh. Ano naman ang crack. Ayan, okay na yan. Oh, sarahan na natin. Saktong higpit lang pag dito. Oop, yan, okay na yan. Ayan, kailangan sobra ng higpit. Sisira yung washer niya, makabatagas yan. Tapos huwag nyo rin kalimutan yung balik yung ano, ito. Ayan, yung hose. Breather hose, ang gearbox. So, ito, suot natin dito sa ilalim ng airbox. Meron naman yung suotan. So, kung nasuot mo na yan dyan, ito, balik mo na ito. Gearbox breather hose. Yan, okay na. Pwede ko na i-assemble, ano. Yan, abit ko na yung, ano, gulong, yung pipe, pang gilid. Yan, kaba na lang, hindi na nakakabit. Yan, tingnan muna natin yung, ano, yung gear ratio. Kung tama yung computation natin. Turo sa inyo kung paano malaman yung gear ratio na, yung final gear ratio, ha, na hindi binabaklas. Turo ko sa inyo. Markahan lang natin to. Yan, marka yan. Ito lang basis natin. Itong, ito revolution, ano, kasi ito yan. Yan dapat na magiging gear ratio niyan sa pinalit natin. Yan, 9.79:1. Ibig sabihin nun, 9.79 na ikot nito pag ganun, isang ikot ng gulong. Bilangin natin, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.79, siguro mga ganito, ano. Ayan, doon na ulit yung pito. Ibig sabihin, tama yung computation natin ng gear ratio. So dati 10.6 na ikot nito bago makaisang ikot yung gulong. Ngayon, yung pinalitan natin ng 13 teeth, yan, naging 9.79 na ikot nito bago makaisang ikot. Ibig sabihin, mas konting ikot nito yung kailangan para mapaikot yung gulong. Yan, mangyayari niyan, mas maraming pwedeng gawing ikot yung gulong. Maraming pwede generate na ikot. Depende sa RPM ng motor mo, ano. Kaya mag-adjust tayo ng RPM eh. Kasi ang scooter talaga, RPM dependent. Kailangan niya ng mataas na RPM para siya tumulin. Ayan, okay na, no? Test ride na lang. Let's go! Alright, testingin natin itong ano, itong gearing natin. Pero bago ko testingin, papakita muna ako sa inyo. Ayan, yung gulong. Palit na ako ng gulong. Binalik ko yung stock size. Nasira kasi yung gulong ko eh. Nasira yung ano dito. Yung ply sa loob. Para may kawad na bali. Nasingaw na. Ayan, nagpalit ako. Bumalik ko sa stock size. 90x90. Gamit ko dati, kung maalala nyo, may vlog ako nun eh. Ganito rin na gulong, met seller. Pero 90x80. Ba't pinakikita ko yan? Kasi ang difference nyan, etong stock size, dyan calibrated yung speedometer sensor natin. Yan yung tamang reading ng speedometer. Ngayon, once na binago mo yung circumference nya, nabawa, nag-80 ka kayong gamit ko dati, bibilis yung reading ng speedometer mo. Plus 3.7. Yan, kinalculate ko na yan. Yan, yan yung graph. O yan yung ano, details. Yan. O, ibig sabihin yan, yung kung lang nakapanood nyo yung mga vlog ko na tinatop speed ko to, anong kukuha ko doon? 112, 113. Gamit kong gulong noon, 90x80. Ayun, advanced reading yun pala. Ngayon ko lang din nalaman to eh. Ibig sabihin nun, ano yun?
109, gano'n yung takbo. Ayan. Ngayon, accurate na yan. Yan yung tamang reading ng speedometer. Yan yung tamang bilis mo talaga. Ganyan ka talaga kabilis. Kung ano yung binabasa ngayon ito. Guess nyo na. Lagay ko din yung link ng ano, tire size calculator para hindi kayo malito. Madali lang naman. Ayan, bigyan ko na kayo ng review nito ha. Nahirapan ako itono to talaga. Ang hirap niya itono, ang hirap hulihin. Hindi ko siya mapadulo eh. Yung setup na to ngayon, napadulo ko na. Padulo ko na siya. Panoorin niyo muna yung clip. Ayan yung top speed. Grabe. Ayan, yung top speed nito 13T. Para nakuha ko na yung tono, ano? Okay na to siguro. All good na, all good. Mabalik tayo sa vlog. Ayan, nakita nyo na 112, ano? Ayan yung exact na ano, speed ko talaga. Tingin sa mukha eh. O, yung dati kong 112 na ano, takbo na top speed, ibig sabihin nun 109 lang yun. O, ngayon na naka-stock size ako ng gulong, accurate na yung speedometer reading, naka 112 pa rin ako. Ibig sabihin yan, yung 109 ko nadagdagan siya, di ba? O, bilis na no, kung naka 90-80 ako, baka ang reading nun ano eh 112 plus 3.7 116 kph. Kaya yun yung nadagdag ng ano, ng gearing, high speed gearing. Kapag naitono mo ng tama, maayos. Napahirap niya itono. Totoo lang, nahirapan ako itono to. Nakailang baklas ako ng panggilid, kung ano ng kombinasyon ng ginamit ko. Sabihin ko na yung setup ko ngayon, ano. So, pulley set, speed tuner. Tapos, speed tuner, wing bell. Tapos, ang bola kong gamit, 10 grams. Yan, 10 grams na bola. Tapos ang center spring ko stock. Ayan, clutch spring stock din. Ayan, binali ko sa stock. Ayan yung setup na dumulo ako na 112. Yung na pinakita kong clip kanina. Ayan nga pala yung tono na yan. Tinono ko lang yan na solo. Hindi ko pa siya na-try na angkas ko si OBR. Ayan, ngayon angkas ko si OBR. Tingnan natin kung malakas pa rin siya. So far parang kaya naman kaming buhatin. 10 grams bola yan ha. 10 grams bola tapos stock center tsaka stock clutch spring. At kaya tinatago ko yung mga stock parts ko eh, kasi magagamit ko talaga yan eh. Pagka ano, maganyan na kailangan mo magtono. O, try natin. Try din natin sa uphill no. Para masubukan natin kung malakas pa rin siya humatak. Kasi nga supposedly, pag nag high speed gearing ka, hinahatak mo. Pero try natin kung ganong ka-drastic yung ano, yung pagbabago niya sa hatak ano. Ayan, punta tayo dun sa may Goshen. Meron dong uphill eh. Para matesting natin kung malakas pa rin siya sa uphill. Pero maganda siya oh. Kahit may angkas ako ah. Lalo pag solo. Napakabilis na arangkada nito. Parang ano, parang may turbo. Okay lang din sa rektahan. Pag nakabuelo ka na, malakas na siya. Mabilis din siya oh. 95 96 98. Ako 98 oh, may angkas. Lakas pa lang hangin. Okay pa rin siya kung may angkas. Pero feeling ko medyo malakas sa gas to. RPM na kasi yung ano eh, 10 grams na bola. Tapos na yung RPM niya.
Ay lang. Oy, normal lang naman kasi 'yun eh. Kasi wala namang matuli na matipid sa gas. Yun lang i-consider nyo, ha. Gas consumption. Kung gusto mong tumulin, lalakas ang gas consumption mo. Yan lang 'yun. Ay, napansin ko dito ano. Pag may angkas ka, 'yun. Mihina kasi yung hatak niya eh. Siyempre, pag mas pupush niya yung makina, kailangan niya ng mas maraming gas. Yeah, pag solo ka lang, siguro malakas lang ng konti ha, compared sa nakapanggilid. Feeling ko ha, kasi nga yung bola nga, mga RPM. Yeah, pero kayang dalhin eh, pag solo ka lang, na magaan. May angkas, kaya pa rin naman, pero siyempre, mas malakas sa gas. Ganun talaga. So, maganda to pag ano, solo rider ka lang. Talagang tutuling ka. Na siguro tataas na konti yung gas consumption. Pero matipid na tong ano, Honda Beat. Kaya feeling ko okay lang yun eh, no? Gusto mo tumulin talaga, kailangan mo mag-sacrifice sa gas consumption. Kahit pa paano. Yun. Pero kung may gusto mo na may angkas, pwede mo na may sacrifice yung dulo. Magtigas ka lang ng ano, center spring. Tapos mag-task ka konti ng bola. Ayan, lalakas na ulit yung hatak niyan. Mas magaan na. Mas matipid yun sa gas. Ito yung 10 grams talaga. RPM eh. Expected ko na malakas sa gas to. So yun lang yun. Hanapin mo lang yung preference mo na tono. Kung gusto mo na malakas ang dulo, o malakas siya sa pag may angkas, pwede naman eh. Pwede mo siyang itono ng ganun eh. Ayan. Depende na sa'yo. Kaya kailangan alam mo din talaga yung function ng bawat pyesa para hindi ka mahirapan sa pagtotono. Yeah, mas magana bola, mas malakas sa gasolina. Pero mas dumudulo. Tapos tak nyo lang yung ano, clutch spring tsaka center spring. Gusto nyo naman na malakas ang hatak, yeah, taasan nyo yung center spring. Yeah, pwede na kayo mag taas ng clutch spring para dumadamba siya. Para medyo pantay sila ng buka. Yung kapit ng ano, kapit ng lining sabay sa pagbuka ng ano mo, torque drive mo. Yan, dadamba yan pag ganan. Nandito kami sa tulay oh. Para matesting natin yung hatak. Meron dito uphill eh. Uy, top speed oh, top speed. Meron ninyo mo yung RPM, lakas eh. Yan oh. Throttle play nyo lang pag ano. Lakas kasi ng RPM, parang hindi masayang yung RPM. Medyo bawi-bawiin nyo yung ano, throttle. Woo! 90, okay na yan. Safe pala nito. Oo, maiksi nga dito. Dito kasi ako pinagta-top speed ni OBR. Sabi ko, maiksi dito, bitin. No? Bitin dito, kaya doon ako nag-top speed. Sana, mabahaba ng kaunti. Pero lalo kung ano, kung yung kalsada ay mahaba, siguro mas makakadulo kayo talaga. Medyo bitin pa yung pinag-top speed ako dun eh. Pero at least, di ba, pumalo ng 112. Lakas na nun. Malakas na yun. Tsaka hindi ko naman laging gagawin yung ganong kabilis sa takbo. Siyempre, para mas safe pa rin. No? Isakto lang. Cruising lang. Yan, pero kung gusto nyo na matuling kayo talaga, yan. Advisable to. Itong ano. 13T na ano, nakaka-tandem ng ano ha, panggilid. Yan, para mas malaki yung ano, makuha nyo na potential, para mas mapalabas nyo yung potential nya. Pero pwede rin naman to sa stock eh. Hmm. Oh, malakas pa rin ang hatak ha. Oh. Oh. Hindi mo kami nabibitin no? Tarik oh. Iba pala gumagamit sila ng ano ng stock center spring ng ano Honda Click. Parang 900 RPM yata yun eh. Mas matangkad siya sa stock ng Beat. Yan, pwede yun yung try yun sa tonohan nyo na lang sa bola. Yun. Sa maraming kombinasyon na pwede kayong itry. Kaya lang ano talaga, tsatsagain nyo talaga yung pagtotono nito. Mahirap siyang hulihin. Napakadaming pagbabaklas ang ginawa ko dito. Para makuha ko yung dulon-dulo siya. Iba nga dulo yun eh. Diba? Mas mababa pa yung daano, baka maisagad pa natin yun. Ano? Pero okay na yun sa akin. Ang importante sa akin, malalagpasan ko yung dati kong top speed. Ayun nga, 109 yun eh talaga. Yung top speed ka dati na 112.
Sige, maliit yung gulong ko. Maliit yung circumference niya. Nandito, try natin yung ano, uphill niya. Baba lang kami, tapos balik tayo. Uphill test. Tarik nito, oh. Tarik. Nambail tayong konti para hindi mabitin. Tarik nun eh. Hala, uphill. Hala, hindi siya masyado mahirapan, no? Tarik nito eh. Na-testingin natin. Tara! Moment of truth! Let's go! Mahina. Mahina na yung attack niya. Pag may angkas ha. Oh, mas mabilis ako dati dito. Yun lang. 40 lang oh, 45. 46. Dati nakaka-take over ka pa. Oh, naka-overtake pa ako dati eh. Ayun, confirm. Confirm na bukas na talaga yung attack niya. Pero mas matuling ka. Ayun naman talaga yung logic eh. Kaya nga tinawag na high speed gearing. Kasi mag-high speed yung motor mo. Mas pwede siyang tumulin, pero ang downside niya, hihina yung buhat power niya, yung hatak. Ayan. Kasi di ba, pag low speed gearing ka, lakas ng hatak. Ayun lang yun. Di tama. Okay na. Okay na yung test natin. Ano? Yan, pwede kang mag-ano dyan. Tigas na ang center spring at clutch spring. Kung gusto mo na lumakas pa yung hatak mo sa uphill. Tapos gusto mo pa rin talaga na naka high speed gearing ka. Pero yun lang, baka ano, baka mabawasan lang yung dulo mo, yung top speed potential. Diba? Tsaka mas malakas din sa gas pa rin. Ayun. Baka gusto mo magbigat ng bola, ayan. Baka mabawasan, mabawasan talaga yung top speed mo, ha? Yan ay expect mo. Kasi high speed gearing, maganda to pang solo. Pwede rin na may angkas, pero ikaw na mamimili. Preference mo na yan. Sa magsasacrifice kung sa hatak o sa dulo. Ayun lang yun. Actually, maganda talaga to sa ano, yung high speed gearing pag kargado yung motor mo. Yan, yan ang pinakamagandang ano, setup pa ng high speed gearing. Para mas gumaan yung takbo ng kargadong motor. Ayan. Kasi mapipiga mo na rin yung ano. Oo, pwede kang magtigas ng center spring dun. Kasi kaya niyong pigain eh. Kasi itong stock na makina, limited lang yung power na ano, kayang ibigay niya. Siyempre, pag nag ano ka, kargado ka, malakas yung makina mo. Pwede kang magtigas ng center spring yan. Pwede mo palakasin yung hatak. Yan. Kaya mas maganda to sa ano, kargado. Kaya niyang pigain yun, yung matigas sa center spring. Mas gagawin pa yung takbo ng makina mo. Pero siyempre, ikuhuli mo pa rin yung tono niya. Lahat naman yung tinotono eh. Mapakargado o stock na makina, tinotono yan. Panggilid ako, tas ko combination naman ng ano, high speed gearing. Totoo naman talaga. So, hindi pa tayo tapos ha, baka isipin nyo tapos na yung vlog eh. Hindi ko pa tatapusin yung vlog dito. Ngayon, ang te-testingin naman natin. All stock na CVT. Yan, all stock, pabalik ko yung stock, lahat. Muyok pa. Pabalik ko yung stock, fully set ko. Yan, ibabalik yung stock pulley set. Tapos stock na bell. Yan, naka-wing bell kasi ako, speed tuner. Para matingnan natin, malaman natin ang performance niya. Kung bawa, stock yung CVT nyo. Kasi hindi naman lahat nakakalkal pang gilid o aftermarket na pang gilid eh. Yan, para malaman din natin. Ibigyan ko rin kayo ng feedback, review. Testingin din natin. Papakita ko sa inyo yung pagbabaklas ha. Para makita nyo rin yung set ko. Yung sinabi ko kanina nga. Yan, balik ako na lang kayo pag-uwi. Testing naman natin sa all stock. Sana maganda rin yung kalabasan na itong high speed gearing. Alright! Alright, sa mga bro. Ito na yung stock parts natin. Fully dry face stock. Kakapit na natin to. Tapos kakapit din natin yung stock na belt. Yan. Tapos yung belt. Kakapit ko rin. Ito yung dati kong belt sa stock. Kasi yung mga belt ko ngayon, iba na yung angulo niyan eh. Kasi iba na yung degree nung ano, yung gamit kong panggilid speed tuner. Mas matarik na yung kain ng belt nandito. Hindi na siya fit. So, ito yung gagamitin ko, yung lumang belt. Ito yung sakto dito. Yung hulma nung kain sa gilid. Meron
kasi yung angle na ganun. Napapakita ko sa inyo at yung kakabit natin, testing natin sa 13T. Ayan, nabaklas ko na yung crankcase cover. Ayan yung pulley set ko, ito, speed tuner. Tapos ito, speed tuner wing bell. Ayan yung set ko ngayon. Palitan natin ang stock yan. Papasin natin to. Higpit ah. Ayan, bell. Speed tuner bell, wing bell. Sindi natin yung pulley set. Ito yung speed tuner natin na pulley set. Ito sa inyo ah. Ang ganda ng kain ng ano, sagad. Oop, oop, oop. Ayan, sagad ang kain. Ayan yung speed tuner pulley set. Pakita ko pala sa inyo yung bola ko, ano, na 10 grams. Hindi na ba kaya? Ito yung bola kong gamit, 10 grams. Oop, yeah. Apat na 15 grams. Ang katumbas niyan, 10 grams. Yan. Kuha ko lang yung technique na yan, kaya, ano, sanin eh, BFI 130cc. Yan yung ginagamit niya. Yan. Magaling yun, ang mekaniko. Jason yata, Jason Manalo. So, shout out bro. Kinopya ko muna yung technique mo, 4 pulls. Okay naman. Tapos ito, ayan. Ito yung center spring gamit ko. Ayan ito yung babaklasin, ayan o. Stock center spring yan. Tapos sa loob niyan, stock latch spring. Hindi lang kita eh. Pero stock latch spring yun nasa loob niyan. Hindi ko na ito babaklasin kasi okay na ito eh. Ito yung gagamitin natin eh. Stock latch at stock center. Tapos ito yung lumang belt ko. Ang lumang belt. Ayan. Ito yung belt ko ng stock. Ayan, kabit natin ito. Tapos lumang belt. Stock belt. Kabit na natin ito ah. All stock na yung torque drive natin. Ito man tayo sa stock pulley. Ayan, stock. Ito yung stock eh. Ito yung ano nga, speed tuner. Magkaiba ng degree. Mas matarik to. 4 volts ulit gamitin natin kasi 10 grams. Ayan, 10 grams ulit. Ayan, 1 2 3 4. Ah, 4 balls. 10 grams ang katumbas niyan, ha. 4 balls. Abit na natin 'to. 4 balls. Bushing. Tanya mo, medyo ano siya, ipit siya. Iba kasi yung degree. Hindi masyadong bababa yung lowest gear ratio mo, yung belt mo. May ipit siya. Okay lang yan, para ma-experiment natin. Ano? Ito yung stock drive face. Yan. Ito yung ganito lang yung kain ng stock drive face. Oh. Pag naka-pulley set ka, yan, ang ganyan ang angat. Mas umangat talaga. Hindi ko siya mapalapat. Kailangan ko pigay mabuti yung ano. Kailangan ibaba yung belt. Baba mo natin yung belt. Ayaw eh. Yan, baba nyo yung belt sa torque drive. Para madaling ilalapat natin sa pulley set. Nakala kasi may laki yung slack. Slack washer muna. Yan. Yan.
kaila talaga ni may video bell para may ilagay mo to. Nakakapit eh. Ganda higpitan. Yan, okay na. All stock na yan. All stock CVT, ha? All stock CVT plus 13T gearing. Subukan natin yun, ha? Kung ano magiging epekto. Yan, para sa mga nakastock dyan. Alam nyo. Ano ang epekto nito? Subukan natin. Kabit ko na lang yan, tapos test ride na natin. Alright! Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yan, test ride na natin to. All stock CVT plus 13T. Nasa na ganyan tayong bola. Yan nga, 4 balls na 10 grams. Test ride natin, ano. Try din natin top speed kung makukuha natin. Sana hindi malakas ang hangin sa Clark, ano. Ah. Kasi malakas ang hangin, nahirap eh. Whew. Pagsalubong yung headwind. Wow, malakas ah. All stock to ah. Tingnan natin yung dulo niya, di ba? Yan ang importante kasi high speed gearing. Kailangan mapalabas mo yung dulo. High speed gearing nga eh. Ah, tapos mamaya, labas ulit kami ni OBR, no? Para matesting din natin yung hatak nito. Sasama ko naman si OBR. Ako lang kasi mag-isa ngayon eh. So lang matesting. Ngayon na natin test yung pag may angkas tas uphill. Kung anong difference. Napunta na tayo ang Clark. Tas testing tayo ng top speed. Let's go. Ganda pa rin yung arangkada nya. Ayos ah. Oh, ang luwag ah. Ang katao-tao ah. Tama lang yung RPM nya. Ayos ah. Ikot ako, mapapagas ako eh. Cruising muna natin. Oh, 96 oh. Okay na rin, malakas na rin. 95 cruising. At try natin pasagad din doon sa kabila. Ganda talaga tong 10 grams na bola, no? Maganda na bigay ng RPM. Sa laruin nyo lang sa throttle. Ay, ikot tayo. Pambar na lang ako eh, oh. Pagas na tayo. Yan. Pambar. Yan, may shell dito. Yan, testingin natin dito yung top speed. Sana hindi sa lubong ang hangin, ano. Hindi tayo mapigilan. Nako! Yoko tayo konti. Naman. Lasa ng hangin. Mahirap. Ah, pero okay pa rin. Naka 100. Mahirap na tsumempo ng ano eh. Nang walang headwind. Hindi salubong yung hangin. Pero bumilis yung arangkada niya. Pansin ko. Kahit stuck yung CVT. Ah, pagas muna ako. Wait lang. Full tank na ulit tayo. Testing ulit natin dito. Mababa pa naman tong daan dito eh. Ating mapalagpas natin ang 100.
malakas talaga ng hangin. Tingnan natin kung dudulo. Hello mga at. Wala 100. Yo, wala ko 100. Okay na. Ayan, all stock. Last 13T. Yeah, 101. Mabilis na rin. Kahit malakas ang hangin, no? Salubong sa akin yung hangin, eh. Okay siya sa stock. Matulin. Hindi tayo mga top speed kasi salubong ang hangin. Pero okay na yan, ano? Okay to sa stock. Mabilis siya. Tsaka gumaganda yung arangkada. So, mamaya siguro, iangkas ko si OBR. Testingin naman natin yung ano niya. Yung tawag dito, yung hatak niya sa uphill, di ba? Mas nung hangin, no? 98 to 100 cruising speed, pwede na, oh. pwede, ayos. Okay to sa stock. Tapos ano, lapat yung kalsada o sa patag. Yan, pero try pa rin natin na ano, pag-ahunan. Oh, 102. Pwede na 102 eh. Babalik ako kayo, ha, mamaya. Uphill naman. Ayan, kasama ko na si OBR. Testing na namin yung uphill performance, no? Ngayon kung anong difference sa naka speed tuner o nakakalkal pang gilid plus 13T. Compare natin dito sa stock CVT plus 13T. Ah. Bilis pa rin siya, oh. 85, 86. Ano? Bilis pa rin. Hindi ko sinasagad cruising with OBR. Teka, 97. Maganda, hindi sa lubong hangin dito, eh. Oh, naka 97, okay na. Lakas pa rin. Ayan, all stock CVT. Tapos ano, plus 13T with back ride, 97 top speed. Maganda yung hangin, eh. Hindi sa lubong. Yung sinasabi ko sa inyo na walang headwind, hindi sa lubong sa mukha mo, sarap mo yung hangin, kaya dudulo ka, hindi ka mapipigilan. Yung kayo na sa lubong natin yung hangin, eh, kaya hindi ako gaano makadulo, 102 lang. Pero mabilis na yun, ha, 102 sa stock CVT. Nung stock CVT pa lang ako, parang 105 yata yung top speed ko, pero naka ano ko nun, naka 90 by 80 na gulong. O, alam niya na yung ibig sabihin nun, di ba? Advanced reading ng 3.7. O, di parang nalampasan ko na rin yun. O, mas may idudulo pa siya. Kita nyo, kanag 97 kami, eh. Angkas ko pa si OBR. E, walang headwind. Yan, mapapalabas niyo yung ano nito. Basta maganda yung panahon. O, hindi sa lubong ang hangin. Dudulo kayo dito. Experiment nyo na lang. Kaya nyo naman yan. Yan. Pwede yan sa stock. Pwedeng-pwede siya. Bilis, no? Kasi nga yung arangkada bumilis. O, tama na, uphill na, uphill. Balik ako kayo. Yun, oh, uphill, oh. Mas malakas na. Parang same lang. Pero try natin sa ano, dun sa baba. Buwelo ulit tayo. 50, uphill. Mas matarik yung kabila, eh, kasi dito. Kaya mas mahaba yung pahon dito. Abuelo muna kami. Baba muna kami. Ayan, abuelo na, abuelo. Ito na. All stock CVT 13T uphill challenge. Natay kung kaya. D, 60. Mahira din.
30 lang yung ano. Ay, na din. 40 lang yung 50. Ano. 50. Ganun lang din. Mas malakas ng konti ito, naka 50. Kapong 45 lang eh. 45 pahon. Ano, naka 50 pahon oh. Pero mas malakas pa rin pag speed tuner. Na naka ano ka? Na naka stock gear. Ah, tama no? Saan mas malakas? Kasi stock gear ano eh. Ang stock gear ay low speed gear. Mas malakas ang hatak ko. Oh. Pero mas malakas na konti yung stock sa hatakan compared sa nakapanggilid. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag nakaano ka, kalkal ka, yung degree nun, mabilis ang shifting mo ng ano, ng gear ratio. Ay nangyayari dun, mabilis kang dumulo, pero, yung arangada mo mabilis. Pero mas mabilis kang umalis sa primera, kaya mas mahinahatak niya. Ayun yung ano, difference nila. Yeah, mas malakas ang hatak nitong stock. Ah. Okay na. Oh, ngayon, ibabalik ko na yung ano, yung panggilid ko na speed tuner, ano. Tapos nakabili pala ako ng bola na 10 grams na kanina. Bili ako kanina eh. Noong nagta-top speed ako, nagkarap akong bola noon. Nakabili ako 10 grams. Para hindi na 4 balls gagamitin natin. Para 6 na. Yeah, 6 na, ano, 10 grams. Yan, yun ang gamitin natin. Ibabalik ko yung speed tuner ko. Tapos bigyan ko yun ng ano, ng conclusion. Yan. Alright, let's go! Alright, what's up? Yan, night ride tayo na ang gabi. Gusto ko sana mag night ride ng umaga, kaso gabi na eh. Corny mo, ulul! Nabigyan ko na kayo ng ano, ha? Verdict. Ha? Final conclusion, ano? Tapos try din natin, ano, paduluhin kung hindi man kasangangin, ha? Nabalik ko na kasi yung ano ko, speed tuner set. Tapos na yung binili ko na 10 grams na bola. Yan, 6 na yung ginamit kong bola. Hindi na, ano, hindi na 4 na 15. Yan, 6 na 10 grams na. Okay, so unahin natin yung ano, no, longevity. Kung matibay ba? So far, okay naman. Actually, nagamit namin tong 13 na gearing sa ano eh. Sa, tawag dito? Biyahe kami ng Pangasinan. Sa Burgos. Kabungawan yung 400 kilometers yung balika nagamit namin. Okay naman hanggang ngayon. Wala namang problema. O yung palang sipol na naririnig nyo, normal lang yon. Normal lang. Lahat ng nag-gearing ng Contabit na ano. Tumisipol talaga siya. Kasi nga pang Contabit curve to eh, hindi siya fit. O normal lang. Wala naman siyang epektong masama na ano. Na masisira yung makina mo. Wala namang ganon. Okay lang siya kahit sumisipol. Wala mo nang problema. Sasanay ka na rin pag pag matagal mo nang ginagamit, sasanay ka na eh. Parang normal na sa akin eh, sumisipol eh. O yun talaga. O yun niya, maganda to kag may ano ka. Pag may or pag solo ka lang. Pag may angkas, pwede naman. Pero kasama na, hindi ka ganun katulin. Kagaya pag ano, pag may angkas ka. Pang solo siya maganda. Mahirap siya ito na ano eh na pang may back ride mawala kasi ng dulo, so madi-defeat yung purpose na nag-high speed gearing ka kung di mo mapa-high speed o kung di mo mapa-dulo. Ayan, kanya okay din siya sa ano, stock na CVT. Ayan, tinesting naman natin eh, kailangan nyo lang ng ano, magandang panahon para may dulo nyo. Kaya definitely bibili siya arangkada, tapos mabawasan ang hatak. Mapa speed tuner set plus 13T o stock CVT plus 13T, hina talaga yung hatak nya. Yun, pero okay na rin yan, gusto kami mga high speed eh. Yan, mag high speed ka talaga dyan, bibilis ka pero mabawas yung hatak mo. Kailangan mong gaanan lang yung bola kasi para mabawi mo yung nawalang arangkada, mababa kasi yung RPM. Kailangan mo ng mataas na RPM, ano, ano tuloy no. Lakas ng hangin ha.
baka hindi tayo makapag-try ng top speed na ano, sagad, lakas ng hangin eh, headwind. So okay lang yan, review na lang natin. Hindi man ang purpose talaga nito, verdict. Tapos yun din, i-consider nyo din yung ano, gas consumption, medyo lalakas sya. Mapastak yan, oh, nakakalkal ka, mas lalakas sya ng konti. Pero yun nga, kagaya nga ng sabi ko, gusto mong tumulin, lalakas ang gas mo. Oh, yun lang yan ang logic dun. Walang matipid na matulin. Walang matulin na matipid sa gas. Ayan, so far so good. Maganda yung performance nito. 13P. Wala naman naging problema. Ilang kilometro na naitakbo. Hindi man nangangalog yung mga bearing. Okay naman. So okay siya. Matibay siya. Magandang brand naman niya, MTRT eh. Ay, yung bola ko nga naunang ginamit, MTRT, hindi man nagkakanto. Yung tinaray kong 12 grams. Okay naman. Oh, yun nga, salamat kayo, no, ha, bro, NM. NM Moto Hub, dyan kayo paring JV. JV Stravinsky. Hindi ko lang kung magkasabot yung dalong yan eh. Binigay nila sa akin eh. Ay, naku. Ay, na pala itono nito. Oh, pero, naitono naman natin sa... may nakapanggilid tsaka ano, all stock. Yan. Kukuha naman natin yung top speed potential niya. O yan, advisable siya, okay siya. Lalakas ka lang talaga sa gas tsaka hina ng konti yung hatak mo. Kung solo rider ka lang, yan, perfect sa ito. Perfect na perfect. Ganda ng performance. Kita nyo naman yung takbuhan natin na ano, top speed eh. No? Kailangan mo lang ng mga bandaan. Mag mga bandaan, mas makapadulo mo pa yan. Right tuning yan, depende pa rin yan sa timbang mo. Di porke naka 10 grams ako eh, ano, yun na rin gagamitin mo. Yan. I-timply mo pa rin. Baba ka ng paisa 1 gram siguro, no, para sigurado ka. Sa paramdaman mo lang kung ano yung pinaka gusto mo na ganang bola. Pero definitely kailangan magaan talaga bola pag nakagearing. Kasi kailangan niya ng RPM na malakas para siya tumulin. Yan. Matapusin ko na yung vlog dito, no? Yun lang naman ang sabihin ko eh. So, advisable to. Kung gusto nyo pala nyan, ano? Order kayo kay NM Moto Hub. Lagi kayo yung link ng Facebook niya. Makakabili kayo sa kanya nyan. 950 yata. O 850. Na MTRT na secondary gear. Yan. Pwede kayo order sa kanya. Message nyo lang siya, si NM. Salamat ulit, bro. Tsaka kay parang JB. JB Stravinsky. Ako ang David yun eh, na tropa. Taga din lang din sa amin si JV. Shoutout bro! Kami salamat sa regalo nyo ha. Napasolid. Ganda ng performance nyo, pampatulin talaga. Ay lang, tapusin ka na yung vlog. Alright mga bro, alright safe!